Mga mausay, welcome back. So, ngayon, meron tayong kakaibang segment na gagawin ngayong araw na to, no? Ang gagawin natin, magte-testing tayo, mag-taste test ng trash fish. Ano ba yung trash fish? Yun yung mga isda na normally hindi natin kinukuha, gaya ng janitor fish, bid-bid, mga ganun, di ba? Yun yung mga isda na madalas hindi binibenta sa palengke dahil iniisip nila hindi masarap, no? So, or hindi nakakain, ganun. So, te-testingin natin ngayong araw na to kumain ng janitor fish. Ngayon, nandito pa yung janitor fish, buhay pa, nandito pa sa labas. Nakalagay lang sa, ano? Nakalagay lang siya sa drum kasi kung naalala nyo, kung napanood nyo yung video natin kahapon, kahapon nga ba, no, sa araw, basta yun ang huli tayo ng bangus. May mga nakuha din tayong janitor fish and nag-uwi tayo ng isa lang. Isa lang kasi para nga lang matikman natin kung ano ba talagang lasa, okay ba talaga siya kainin o hindi. Ayan, nilagay muna natin siya dito sa timba na to and as of now, as far as I know, buhay pa siya. Beo, umuhawakan. So, mahina na siya, no? Pero buhay pa siya. Napansin ko, nakatusok pala tong mga spines niya dito sa likuran. So, pag hinawakan mong ganun, ito ano ba to? Hindi matulis. Okay. So, again, wala kayo, no? Tingnan niyo yung itsura. He don't have eyes. Meron. Is it those dots? This one, oh. See? These are eyes, I guess. They look like black. See? Ayan, oh. Can you see it? It's scary. Yeah, scary yung itsura. So, nakakatakot yung itsura, mga mose. Laki. Yung pa ako, size 10. Oh, nine, size 9.5, ganun. Size 10, 9.5, 10. So, ayan yung haba niya, no? Dalawa. Okay. So, tara na. Katayin natin ito dun sa lababo. Tingnan natin kung ano, paano gagawin natin, no? Sa totoo lang, wala pa akong idea kung anong recipe talaga yung gagawin ko. Okay, so hindi nakakatusok tong ibabaw na spine. Malambot yung dulo. How about this? Ito lang ang nakakatusok pala, mga mausay, no? Tsaka ito. Malambot din pala. Ito lang talaga ang ano nila. Tsaka possible dito, ito. Then put your back in the water. Tapos ito malambot eh. So, kahit dakotin mo siyang ganyan, pwede. No? Put your back in the water. Tara, testingin na natin. Wala ko idea kung anong luto yung gagawin ko sa kanya. Pero, kumbaga, tsatsambahan ko lang to. Titingnan ko muna kung ano itsura ng laman niya. Tapos ako magde-decide kung ano yung recipe. Tapos, lalagay ko lahat yung ingredients. So, pakita ko sa inyo isa-isa. Okay? So, tara na. Pwede pala kainin. Hindi ko nga din alam, be, kung pwede kainin yan. Ngayon, naisip. Kaya nga tayo gagawa ng video para malaman natin kung pwede talaga yung kainin o hindi. Ito. Okay. So, tara na mga mausay. Testingin na natin kung anong scenario ang gagawin na dito. So, ipatong muna na siya sa chopping board. Sa research ko, hindi ko din sure. So, turo nyo na lang sa akin kung tama ba itong ginagawa ko. Hindi ah. Kasi, hindi mo matutusok to ng fillet knife. So, hindi ko siya mapipilay. Kaya naisip ko, biyakin ko muna dito sa ibabaw. Kasi yan, tingnan nyo. Dito, kaya siyang hiwain eh. Pag ganito eh. So, ang tigas. Pero, the good thing is nakagawa tayo ng opening kung saan natin siya pwedeng hawhiwain, di ba? Para maipili natin siya na maganda. So, alam ko, mati-demonetize sa YouTube tong video na to. Pero, tulungan nyo na lang ako. Subscribe kayo sa channel ko, okay? Kasi ayaw ni YouTube yung mga gantong video eh. So, parang, okay. Parang pagdating dito sa area na ito, buto na. So, hanggang dito lang talaga yung totoong laman niya, no? Hanggang dyan lang. So, ngayon, try na natin. Okay. Okay. So, tama nga hinala ko. So, once na nagkaroon na ng opening dito sa ibabaw, pwede mo na siyang ma-fillet palabas. Gusto ko lang matanggal muna ito kasi may tusok yan eh. So, parang leather yung balat niya, no?
And ang maganda, pagka binuksan mo, tinuklap mo yung balat niya ganyan, no? Ang dali niya nabuksan. So, yun na hinanig yung nag-Mobile Legends, mga mahusay. Misis ko yun. So, yung itsura ng laman niya. So, yung itsura ng laman niya, oh. Ganyan. Yung texture, parang... Ano bang ka-texture ng laman nito? Hindi ka mukha sa tilapia, mga mahusay. Iba, eh. Hindi din ganito yung laman ng Jaguar. Iba din. Laman ng hito? Hindi, eh. Tingin ko kailangan ko ng gunting para dito sa area na to. Ang tigas. Oh my goodness. Ang init, mga mahusay. Sana worth it lahat tong effort na to, no? Malalaman natin. So may bloodline din sa gilid, do. May konting bloodline sa gilid. So mamaya tatanggalin natin yan. Sa totoo lang, mga mahusay, wala akong idea sa ginagawa ko, pero tingnan nga natin kung magugupit pa natin itong harapan. Ay, hindi na, masyado nang matigas. Kasi nakita ko, mga mahusay, sa Brazil, kinakain to, eh. Or sa South America, kinakain nila to, eh. And parang medyo mahal pa nga to sa presyo sa kanila, eh. So nakita ko, ah. So might as well, itry natin, no? Para hindi tayo inosente. Okay. So yan, no? Kunin na natin yung meat. Tingin ko, yan lang makukuha natin dyan. So, same procedure. Okay. So, red meat. Nakuha natin. So, yan. Ito hindi natin tinanggal kasi, ano to? Buto. Tapos, tingnan nyo. Ayan yung ano, chan niya. And definitely, hindi natin gugusto yung butasin yan, mga mahusay, no? Yung area na yan. I don't think na pag binutas natin yan, eh, maganda para sa kinabukasan natin. So, kunin na natin itong kabilang side na meat. Tsaka, ngayon, saka tayo mag-decide kung anong magandang luto or course of action dito sa isda na to, no? Sabi ng misis ko, ulan daw kakain ito. Well, ako... Yun nga talaga yung plano ko. Ako lang talaga kakain ito. Titikman ko lang kasi. Kasi, pag nalaman ko na okay lasa nito, edi eventually, next time, pag nakauli ako ng janitor or may nakuha akong janitor fish, uwi ko na, di ba? Ma, baka hindi yung ano yung lag, baka ikaw. Baka yung player yung lag, hindi yung cellphone, tsaka yung internet. Player yung lag, mga mausay, no? Nagreklamo kasi yung minis ko na lag daw siya, eh. Eh, baka player yung lag, hindi cellphone, no? Saan kaya makakabili ng magandang fillet knife, mga mausay, no? Pangit tong fillet knife ko na to, eh. So, pangalawang meat. Natanggal natin, okay. Tapos, dito na lang. Tanggal. Simutin pa natin tong area na to. Masasabi ko, maganda, no? Wala siyang masyadong tinik. Ito. Kunin na nito ka, guys, kanina. Wala naman siyang red line. So, kunin natin yan. Again, iwasan natin tong, yan, parte na yan ng chan na mabutas. Dahil, sigurado, hindi natin gugustuhin yan. Okay, so natanggal na natin, oh. So yan, hindi natin nasama, butas yung chan, very good. Kasi hindi natin alam kung anong meron dyan, eh. Kadiri yan, malamang ano. Wala na akong testing nang pa. So yan. So ganyan nga lang janitor fish, ito lang nakuha nating laman. Pero ang maganda dyan, kasi totoo lang, peste yan, diba? Peste ang isda na yan, eh. So, naisip ko, ipa-fry ko na lang to. Lalagyan ko siya ng lemon, salt, pepper, tapos cornstarch, no? Hindi natin siya lalamitan ng crispy fry kasi maalat na yung crispy fry, eh. So, tingin ko, ma-overpower niya yung totoong flavor ng isda, which is yun yung habol natin matikman.
yung tunay na flavor, kung anong lasa talaga ng isda na yan. Pipiling ko lang muna ito, tapos babalik ako. Naalala ko, di ba sabi ko, lalagyan ko ng lemon. Wala pala ako sa US, sa Pilipinas pala ako, no? So, kumuha tayo ng calamansi. Sa calamansian. Ayan. So, kumuha tayo ng sa tingin ko mga 4, 5, 6 pwede na. Kuha tayo 5. 3. Kuha tayo malaki na. Ito pala, sa ilanim eh. Wala ka. Kailangan ko ng kamay. Oops. Ayan. Usa. Dalawa. Tatlo. Apat. Kuha din ako ng extra. Gawa na din ako ng calamansi juice, no? Ayan ito. Tatlo. Ito. 8 piraso. Siya, makakuha ng 10 para konting laki pa to. Konting laki pa. Kaya, kaya. Ito, kunin ko na itong isa kasi total may ano siya. Mga bakat-bakat ng kung ano-ano. Siya, itong isang to. Ayan, yan, yan. Yellow na. So, malambot na siyang pitasin. Malapit na siya mahulog. Kasi yung iba dito, mga mausay, nauhulog lang. Sayang. So, yun, nahulog. Ito, laki. Mga hinog na. May nahulog akong isa eh. So, ayan. Konti pa para sakto pang calamansi juice. Yung iba, no? Magawa ng calamansi juice. So, ayan. Isa. Yung mga malalaki lang inukuha ko, yung malapit ng mahulog para... Sarap kasi pagka yung calamansi medyo nahihinog sa puno, no? Dilaw na to. Pag summer talaga mga mausay, mabilis lumaki yung mga calamansi. So kung naalala nyo, no, yung aso ko na isa, yung aso ko na matay last month, dito siya nakalibing. Sa may tanim na, Sampaguita. No? So meron tayong salt, pepper, saka papakilala ko pala sa inyo ito si Pablo. Pablo! Pabi! Kami! Ayaw, inaipagharutan siya eh. Oh? Tsaka bago ko pala makalimutan mga mausay, no? Special shoutout sa WHG Clothing. So, thank you sa t-shirt, no? Maraming salamat, WHG. Kakaiba, ano? Red meat. Oo, kinakain niya yun. Sabi ko kasi mga mausi, papatikimin ko yung asawa ko nito. Tapos papatikimin ko din yung kapitbahay namin. Sasabihin, hindi ko sasabihin syempre yung janitor fish. Kasi tingnan natin yung reaction nila, no? Kung anong lasa. Tsaka tingnan naman yung texture ng laman niya, parang baboy. Parang baboy. Yun mga mausi, no? Yung texture ng laman niya, parang baboy. So, malalaman natin kung ano, no? Di ba? Parang baboy. Parang baboy. Pero isda siya. Oo nga, antigas. Parang baboy nga. Pagka nga tinanggal mo lahat ng mga kulay-pulay na to, ayan, mga red na bloodline, parang na siyang baboy, oh. Where's the chick? Kasi mga mga naalala ko nung bata ako, may kaklase ako na medyo mahirap. Hindi naman sobrang hirap, pero medyo mahirap. Or siguro mahirap na nga din. Nagubawan siya ng torta na janitor fish. Tortang janitor fish na maliliit na ganun. Hindi ko alam kung paano ginagawa ng nanay niya doon para maging torta yun. Kaibigan ko yun, si Berhel. Shoutout sa'yo, pare. So, yun mga kaibigan ko yun. High school ako, elementary. Parang ganun. So, hiwain ko siya naman manipis sa ganyan kasi gagawin ko siyang fried, no? Punin, labas na natin yung calamansi. So, siguro mga para dito sa lahat ng meat na to. Yan. Para sa lahat ng meat na yan na nandyan. Mga tansyayin lang natin. Sa 2, 3. Pwede na siguro yan. Ayoko na sobrang asim eh. Or 4.
para even number. Ayoko ng odd number mo mong sa'yo. So, ayan. Ayan na. So, may kalamansi na siya. Lagyan na natin siya ng salt, tsaka pepper. Rock salt, sea salt. Kung ano man gusto nyo tawag yan. So, ayan yung asin na malaking tipak. No? And then, now for pepper. Okay, so medyo na parang may pepper ko mga mouse, no? Pero tingin ko okay lang yan. Tsaka ang gara talaga ng laman niya, parang baboy. Ang galing. So malalaman, tikman natin mga mouse. Prituin na natin to. Okay, so mga mouse, no? Cornstarch yung ginamit natin. Lagyan na natin siya sa cornstarch. Yan yan, bonus. No? Tapos ma-fry na natin siya. Ang rason natin yung mga mouse, cornstarch ginamit natin. Kasi gusto ko matikman yung totoong lasa niya. So ayoko ma-mask ng crispy fry or kung ano mang frying material yung totoong lasa ng laman niya, no? So nilagyan na natin siya ng kalamansi eh. Pero hindi natin siya binabad ng matagal, saglit lang, no? Kumbaga parang yung kalamansi pamhugas lang yun kung may lansa man siya or what. Pero I think ko mga mausaya sa experience ko lang ah, tingin ko hindi malansa yung laman niya kahit di mo nalagyan ng kalamansi. Tingin ko hindi siya malansa kasi yung laman niya wala nung kagaya nung amoy na kagaya sa ibang isda na mabaho, parang amoy lansa. Ito wala eh. Tapos yung texture ng laman niya parang baboy. Malalaman natin kung anong lasa. Wala akong naamoy na ganung amoy lansa sa laman niya eh. Parang amoy hindi masarap pagka hindi paluto kagaya ng mga ibang isda. Malalaman ko pag pwede na eh, pagka ano eh, no? Pag wala ng bubbles. Parang ilaw pa. Kulay puti pa yung flour. Ay, yung cornstarch. Pero yung loob, luto na eh. Yung loob, luto na. Huh? So weird. Anong lasa ng laman? Ingit. Ang ganda yung texture niya, di ba? Maasim lang. Parang dapat crispy fry talaga yung ginamit ko dito. Kulang sa alat. So ayun mga mamasay, no? Kulang sa alat, pero parang ano? Yung laman niya parang isdang hinuhuli mo, diba? Mamali. Parang mamali yung laman. Grabe tong isda na to. Trash fish, pero kung sarap, no? Mas sarap din siguro ito lagyan ng butter. No? Bakit pala ganun ginawa ko mga mamasay? Bakit mo sinama yung buto ng kalamansi yung paituloy? Walang buto yan! Yun o, nakagat ko yan. Baka mo yung nasama yan. Hindi siya pwedeng gataan. Hindi pwede. Kasi masarap siyang fry. Sigurado ka hindi pwede? Kasi usually sa mga experience natin, pag yung parang malambot yung laman, hindi masarap igata. Hindi malambot yung laman niya. Hindi siya parang ano, parang mga laman ng tuna, ganun. Parang nakakari nga ito. Diba mamali pag natanan, hindi masarap. Pwede na yan. Maputi pa pero eh, wala na, luto na eh. Ang overcook eh. So, sabi ng miss ko, itong lasa daw, parang lasang salmon. Patigyan mo si Porsche. Ganyan yung tsura ng laman niya mga mouse, no? Yan o. Pag tinignan mo, parang tuna. Fish and chips, masarap. Nuggets, fish nuggets. Ganda, fish nuggets, sorry. So, masarap ba? Masarap. So, sabi ng Amber, yung mga mga sinamis ko, masarap daw na pwede ibenta. Actually, pag may salad ka, ng gulay, kasi ito yung lalagay sa iba, bro. Masarap kasi crunchy siya. Masarap yung lalagay. Hindi yung parang lasang malintang ulo. Oo, walang lasang, wala akong nalalasahan na kahit na konting lansa eh. Ikaw, may nalalasahan ka bang kahit na konting lansa? Masarap.
Wala akong nalalasahan kay Kont, kaliting na lang sa eh. Tignan mo si Ate Dam. Ate Dam, tikman mo ako. Anong masasabi mo? Alam ko eh, kung mga mausay no. Tara, samahan niyo ako. Huwag na tayo sa kapitbahay at patikimin. A few moments later. Ikaw na lang, bilog. Tikman mo ito, bilog. Bukas pa camera ko. Tapos sabihin mo sa akin kung anong lasa. Kahit alin dyan. Ayan. Anong lasa, bilog? Papa, anam. Anong lasa? Janitor fish yan eh. Alam mo ba yung janitor fish? Kripot ka maakim. Hmm, lagyan ko ng kamansi eh. Masarap? Masarap? Oo, oh, okay. Wala ka na lasa ang lansa, bilog? Walang lansa? Wala, di ba? Wala, no? Wala. Akim lang, okay. Hmm, eh kasi yung kalamansi yun eh, mali ako dun eh. Okay. Okay, sama mo sa ino. Ayan na. Sabi ni Bilog, wala daw siya ng lasahan kahit na anong lansa. Masarap. Maasim lang ng konti kasi nga dahil doon sa kalamansi na sobrang ng konti. Kalamansi yun. Ako gusto ko yun. Piling ko pagka... Hmm? Yung laman niya oh, tingnan niyo oh. Hindi nadudurog. At tingin ko mga mahusay, masarap din lutuin sa butter at sa garlic. Pipiliin mo, hiwain mo ganun, lutuin mo sa butter, garlic, tsaka kalamansi, tsaka konting pepper. Biloy mo mga mahusay, napakadami yung janitor fish na yan sa kahit saang ilog. Tapos walang, parang wala akong nakikita kumakain. Tinatapon na, naman rin sa kita ko yung mga janitor fish mga mahusay, tinatapon lang sa tabi eh. Hindi binabalik sa tubig ha, tinatapon lang sa tabi, hinayaan mamatay, tsaka mabulok, tsaka bumaho. And, masarap pala tong isda na to. Ngayon, alam ko na kung bakit sa Brazil kinakain to, no? Tsaka South America kinakain to. At kung sasabihin nyo sa akin na may nabasa kayong article na nakalagay ay mataas ang metal content nito, eh malamang lahat ng isda dun sa area na yun, mataas ang metal content kasi sa tubig yun nakukuha. Dahil itong janitor fish, para lang malaman nyo ha, kasi sabi nila, ang kinakain doon ng janitor fish dumi. Sabi ng mga durung-durungan ha, mga mausaya, hindi kumakain. Hindi kumakain ng dumi yung janitor fish mga mausay, para lang alam nyo ha. Hindi kumakain ng dumi yan. Kinakain yan, itlog na isda, ibang maliliit na isda, tsaka algae. Hindi yan nagpifilter, mga mausay, hindi nagpifilter yan. Itlog na isda, maliliit na isda, tsaka algae. Paano ko nasabi kumakain ng isda to, tsaka itlog na isda to? Sigurado ako kumakain ng isda to, kasi mga mausay, nakahuli na ako yun sa lure eh. Maray beses na, mga soft bait, na jig head, mga 1 grams, 2 grams na jig head, makakahuli ka yan. Basta malaki na siya. So definitely, kumakagat siya sa isda, no? Kumakagat sa isda yan. Sa bibig na uhuli, gamit yung jig head. Hindi ko lang kung napanood yung video doon na kinakaplari eh. Nakahuli ako niyan gamit jig head, sa bibig siya nahuli. Hindi sa katawan sa mabit ha, sa bibig. So definitely, hindi yan sobrang dumi. Masarap nga ito mga mausay. Kaya lang, sa ganyang alaking janitor fish, yan lang yung laman na nakuha natin, no? Na eh, totoong kinahit, pwedeng kainin. Ganyang alaki. So siguro kailangan mo ng tatlong ganyang alaking janitor fish para makakuha ka ng enough para pagkain ng tatlong tao, apat na tao, pang isang kainan. Pero sa sobrang daming janitor fish, hindi ka mga problema kumuha ng tatlong ganyang kalalaki mga mausay, no? Alam ba kung huwagin ito? Alam pa rin mo. Kain mo lang ba rin, fishingin mo. Bulate pa rin. Ang kaya-kaya. Kahit yung mga kapal, oh, wala kang nalasahan. Masarap pa nga yung makapal eh. Alam, magugutom. Hmm. Sa sobrang daming ito mga mausay. Magtag-gutom eh, sigurado may pagkain tayo lahat, no? Kasi lahat ng ilog, puro ganyan na laman eh. Tingin ko success tong ano, trash fish catch and cook. Tsaka kung tatanungin nyo ako kung kukuha pa ako ulit nitong janitor fish, definitely kukuha pa ako ulit nito. Kasi kung tutusin, parang mas masarap pa to sa tilapia, tsaka sa dalag. Mas firm kaysa sa tilapia. May akong arka-arka to sa itya. Okay, so ayan yung conclusion ng trash fish taste test natin, no? Isda na yan is okay, masarap kainin. Sabi nga nung ano, there's no such thing as trash fish, just trash cooks, di ba? Walang trash fish, yung nagluto lang yung problema, okay? Pero definitely ito, kahit anong luto tingin ko dito pwede. Kasi firm yung laman niya, wala akong nalalasahan or naamoy na lansa. Kahit nga yung mga dugo eh, hmm? Hindi ko mapapaamoy pala sa inyo. Hmm? Kahit yung mga party na may bloodline ng isda,
wala ako na amoy na parang hindi magandang amoy. Kagaya doon sa mga ibang isda, mga mausay. So definitely, hindi malansa itong isda na to. Kasi kung malansa yan, doon pa lang, paghiwa mo pa lang ng part na may bloodline na yun, at inamoy mo yun, maamoy mo talaga mabaho eh. Amoy malansa, amoy hindi maganda amoy, no? So definitely in the future, pag nakakuha ko ng janitor fish, at alam ko naman na malinis, paypan ko siya nakuha, pukunin ko yun. Kasi, anong advantage yun? Libre yan eh. Libre yan sa mga paypan, mga mausay, no? Hindi ka nila isisingilin kahit piso para sa janitor fish, kahit kumuha ka ng isang sako niyan, no? So yan, dyan lang muna tayo mga mausay. Keep on fishing.